Okay, so sa video na to, bali gagamitin natin ng KMap sa pag-simplify ng mga Boolean functions na mayroong apat na variables. Okay, so ito ang example. So you have here A, B, C, D. Now sa 3 variable KMap, ang dimension natin ay 2 by 4 na mga squares. So this time, magiging siyang 4 by 4 which will give us maximum na 16 na squares. Okay? 16 squares, ibig sabihin yan, 16 minterms. Now, para ma-identify natin kung ano ba yung mga minterms dito sa squares na to, so here, okay, so 0, 0 yan, i-add lang natin or i-convert lang natin sa decimal ang mga binaries na to. Okay, pag kinumbay natin sila. So, ito ay 0, 1, 2, okay, 3. So, nag-ano tayo, nag-skip kasi naka-gray code tayo, no? So, dito sa third column and third row, yung may mga pinakamataas na values. Okay? So, ito naman, you have 4, 5, okay, ito yung 7, 6, I think this is 12, 13, 15, and 14. So, 1, 0, 0, this is 8, 9, 11, and 10. Okay? So, pagdating naman sa mga nire-represent nila, okay, so, alam natin na ito, this is C prime D prime, di ba? Ito naman ay C prime D, C D, and C D prime. Yan ang nire-represent ng column na to. Okay? Ang two variables na yan. Combinations na yan. Same thing dito, meron kang A prime B prime, A prime B, A B, and A B prime. Pero paano kung halimbawa combination ng two rows or two columns? Ano ba yung mga magre-represent sa kanila? So, ang gagawin lang naman natin ay i-identify natin kung ano yung common na variable doon sa column or rows na yun. Diba? So, example na lang ay itong magkatabi na to. So, ano ba ang common dito sa first and second row? Titingnan nyo dito, A prime. Kasi yung B ay complement. Diba? So, A prime parehas. So, ibig sabihin, yung dalawang rows na yan ay A prime. Same thing, pag alimbawa dito tayo sa second and third, anong common dito sa dalawang to? So, yung B naman ngayon ang common. Okay? So, sa ano naman, sa third and fourth, kung titingnan nyo, ang common dito ay yung A. Diba? Ay, mali. A. So, how about yung dalawang nasa edges? Okay? So, yung nasa first and fourth. So, ano ba ang common dito? So, tingnan natin. Ang common niya ay B prime. Okay? So, yun lang. So, ibig sabihin, pag meron ako mga 1 na nakalagay dito sa first row, tapos dito sa second row, ibig sabihin, meron yan B prime sa terms nila. Okay? So, pagdating naman dito sa column, so, same thing, no? So, identify na muna natin ano ba ang common dito sa first two. So, ang common dyan ay C prime. Okay? So, next will be dito naman, ang common dito ay D. Okay? Tapos, dito naman sa third and last, you have, ang common dito ay C. And then, sa first and last, so, ano bang gagamitin natin dito? Blue. Okay. So, ito naman, ang common dito ay D prime. Okay? So, yan lang kailangan natin tandaan dito. Ano? I-identify nyo lang. Hindi mo naman kailangan pang lagyan talaga dito ng mga labels. Eh. So, all you have to do is, pag may combination ng dalawa, okay, or ng apat na mga rows and columns, i-identify mo lang kung alin yung common sa kanila. I-eliminate mo lang yung may mga complement na mga terms. Halimbawa, C, C prime. So, pag may ganun, automatically eliminated na yan. Ano? Dapat talagang, it must be common. It must be the same. So, kung C, dapat C lang. Kung D prime, dapat D prime lang din. Okay? So, now, punta tayo dito sa unang example. So, halimbawa, meron akong function, okay,
Tapos ang function ko dito ay kunwari a, b, c, d. Okay, tapos meron akong sum of mean terms na kung saan ang mga values niya or ang mga mean terms niya ay 0, 1, 2. Okay, so 4, 6, 8, 9, may 10, may 13, and 15. Sobrang dami. So, bilangin natin ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mean terms. Okay? So, i-identify natin kung saan sila mga nakalagay. That is the first step. Okay? I-fill in natin yung mga squares na nagre-represent ng kanya-kanyang mean terms na to. So, 0. Okay? So, ito yan. Okay? Next is 1. Okay, so this is 3, no? Wala naman tayong 3. So, let's leave it at 0. Okay, so 4. Next is, this is not 4, this is 2. Okay, next is 4. Sunod, 5, wala tayong 5. 7, wala tayong 7. Okay, so 6 meron. Okay, so this is 12, wala. Okay, 13 meron. 15, and this is, I think, ano ba ito? 14, wala. So, 8, 9, ano ba ito? Okay, so this is 11, wala. And ito ay 10. Okay, so meron tayong 10. Okay? So, ito na, na-identify na natin yung mga mean terms. Okay? So, next will be groupings. Okay? Mag-group na tayo. So, ang pinakamataas na group dito na pwede mong magawa ay 16. Ibig sabihin yung buo. Okay? So, kung yan ay lahat ay 1, ibig sabihin yan, the function is equal to 1. Hindi mo na siya kailangan pang isimplify. Okay? Pwede rin tayo dito makabuo ng 8. Diba? Ito kunwari. Kaso, hindi naman eh. May mga zeros. Diba? Pwedeng apat, pwedeng dalawa. Okay. So, i-group na muna natin kung ano yung pinakamarami na pwede natin ma-group. Okay? So, kung titingnan yung mga edges, yung mga corners, okay, 1, 1, 1, 1. Okay, so sa K-map, ang rows, ang pinaka-outer rows, at ang pinaka-outer na columns, they are connected to each other. Ibig sabihin ito, connected yan dito. Same thing, ito ay connected yan dito sa bottom. Therefore, kung connected yan lahat, ibig sabihin ito, 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 at ito, para mga magkakatabi lang naman sila. Ibig sabihin, pwede ko silang i-identify as one group. Okay? Okay, so ito na ngayon. Ano ba ang common sa columns? Ano ba ang common sa rows? Okay? So, di ba ang common dito ay yung pangalawang digit, yung pangalawang bit? At ang nire-represent niyan ay D prime. Okay? Same thing dito. Ang common dito ay yung second din. At ang nire-represent niyan ay B prime. Okay? So, ibig sabihin, ang pinakaunang group natin ay B prime D prime. Okay? So, para pa lang yan dito. So, hanap naman tayo ng ibang group. Next is, ang maganda dito is, sa K-map, pwede mong ulit-ulitin gamitin yung mga nag-group muna for as long as meron silang mga katabing, mga ungroup na mga mean terms. Kagaya nito, halimbawa, ito. Okay, so, pwede ko sana siyang i-group dito, pero kung makikita nyo, since connected ito sa last column, pwede ko rin siyang i-group dito. Diba? So, ito, tapos ito, pwede ko silang pagsamahin. So, ang common ngayon dito ay, same thing, D prime, okay? Pero, pagdating dito, ang common ay yung first bit na kung saan A prime siya. Diba? Kasi 0. So, therefore, ang pangalawang ano natin dito, term, ay A prime D prime. Okay? So, by the way, sa
Sir, pwede ko bang unahin ito? Or unahin ito or ito? So, actually, kahit aling dyan eh. In a way, or gate lang naman ang magiging result natin dito. So, kahit balibalik ka rin yun siya, pwede. Okay? Pero later on, siguro, para mabilis natin ma-identify yung mga answers, maganda, may gawin tayong parang sequence kung paano natin sila isusulat. No? Kunwari, alphabetical order or yung pinakaunang term nila must be, or ang pinakaunang variable nila must be kung ano yung unang variable sa function, so on and so forth. Okay? So, ito na yun, ano? So, proceed tayo ngayon dito sa iba pang groups. Now, kung makikita nyo, may 1 tayo dito na may katabing 1 din. Diba? Tapos, gaya ng sinabi ko, ito, tapos ang nasa last row, they are connected. So, pwede natin itong i-group. Okay. Ito, tapos ito. Okay. So, anong common dyan? Diba? That is B prime. Okay. At the same time, may common din sila sa column. Okay. That is C prime. Okay. So, therefore, ang third term natin dito will be P prime C prime. Okay? So, plus. So, meron pa ba tayo dito? Gamitin natin itong blue. So, ano pa ba dito? Hindi nag- okay, ito hindi natin nag-group. No? So, ito pwede ko siyang i-group. Okay, so ito pwede ko siyang i-group. Pero may matitira. Ito. Diba? So, the best way is sila na lang dalawa ang pagtabihin natin. No? So, hindi ko na ito dito kailangan pang i-group kasi may iwan yung isa. So, ito na lang. So, ano ngayon ang magre-represent nito? So, makikita nyo na nasa row sila ng A, B. Diba? Pero at the same time, na-occupy din nila ang second and third column, which is may common din. At ang common nila ay ang D. Okay? Therefore, ang last term natin ay A, B, D. Okay? A, B, D. Okay? So, ito na ngayon ang ating function. Para dito sa, ito ngayon ang simplified function natin para dito sa problem. Okay, na kailangan natin i-simplify. Okay? So, tingnan natin kung may natira. Okay, wala naman na ata. Diba? Napakadali lang naman. So, proceed tayo sa another example. So, this is example number 1. Let's proceed to example number 2. So, sa example number 2, halimbawa, ay meron akong A, B, C, D. Okay? So, halimbawa ito may prime plus A prime B, D plus A, B, C, D. Okay. So, next is, i-plot na natin itong mga terms na to dito sa K-map. So, A, B, C, D. Okay. So, una, yung first and last term, napakadali nito kasi parang direct to the point, no? Kompleto sila eh. So, this is A, B. Okay. And this is C prime D. Okay, ito yun. So, saan sila nag-intersect? So, ito yun. Last naman, the term is A, B, C, D. This is A, B pa rin. And this is C, D. Okay, so dito. So, yung second term, kung makikita nyo, kulang siya ng isang variable, which is C and C prime, di ba? So, saan ba ang A prime B? Okay, so A prime B ay ito. A prime B. Ibig sabihin, nandito siya sa row na to. Okay, tapos next ay D. So, since wala siyang C, hindi natin papansinin kung ano man yung value ng C, no? So, ang importante sa atin dito ay yung D. Saan ba merong D? So, this is D prime. D prime. Okay, C prime. And this is C D prime. So, since D prime ito at yung nasa gitna lang na dalawa ang merong D,
Then therefore, ibig sabihin, ito lang pala yung merong 1. Okay? So, yun na. So, igugroup na natin, which is napaka-obvious naman na ito lang naman ang maigugroup mo. Wala namang iba. Diba? Yung nakapalibot sa kanya dyan will be 0. So, ano ngayon ang function na magre-represent sa group na yan? Okay? So, kung titingnan nyo, okay? So, nasa ano silang row? So, ang row nila ay nasa B. Okay? Why B? Kasi B is the only common. Okay? At the same time, kung titingnan mo yung column, ang common nila ay D. Therefore, ang sagot natin dito ay B, D. Okay? So, yun lang yun. Pakadali, diba? So, yun, wala naman natin nakaligtaan. Napakasimple. So, proceed tayo ngayon dito sa third example. So, sa third example, halimbawa ay meron ulit akong function na kung saan meron siyang a prime b d prime plus a prime b c prime d plus a b plus a prime b c d. Okay? So, kung titingnan nyo dito, may kulang ng isa, may kulang ng dalawa. So, gusto ko kasi matry nyo na or makita nyo kung paano natin sila ipa-plot dito sa K-map yung mga incomplete na mga terms. Okay? So, color code ulit tayo dito. Mag-umpisa tayo dito sa A prime B D prime. Okay? So, A prime B. So, we know that this is A prime B. Diba? Yung buong row na to. Pero meron din tayo ditong D prime. So, ang D prime natin ay ito. Okay? So, kung nasa row na to at nasa column na to, so, obviously, dito tayo magkakaroon ng okay, so, gamitin ko nga ito. This is 1, 1. Okay? So, another one is, okay, ito. Unahin natin ito mga kompleto. So, A prime B, ito pa rin, A prime B, tapos C prime D. So, this is C prime D. So, ibig sabihin ito yan. Okay? Yung last naman ay A prime B pa rin, dito pa rin, pero CD. So, this is CD. Diba? Uy, parang alam ko na agad na i-grupo yan. Ha? Pero, meron pa kasing natitira eh. At ang natitira dito ay AB. So, where is AB? Ito yung AB. Wala na siya ibang kasama, no? Ito lang mismo ang tinutukoy niya na row. Ibig sabihin, yan ang mismo yun. Okay? So, all you have to do now is, i-group na natin to. Okay? Okay, pangit ang group, pero pwede na yan. So, ang tanong ngayon dito is, ano ngayon ang literals na nagre-represent sa group na to? So, kung titingnan nyo, na-occupy niya yung apat na columns, so therefore, lahat ito, hindi ko na magagamit. Kasi, ito may C prime, may C. May D prime. So, hindi ko na magagamit. So, occupied na yung lahat eh. So, ibig sabihin, yung C and D variables are totally eliminated. So, ito naman, na-occupy niya yung second and third row with a common literal of B. So, therefore, para sa problem na to, ang sagot natin ay simply equal to B. Okay? So, yun lang. Okay. So, proceed tayo dito sa last example. So, okay. So, gamit naman tayo ng W, X, Y,
and z. And sum of mean terms na merong 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, and 15. Okay, so wx, yz. So, i-identify natin yung mga mean terms, yung mga locations nila. So, ito yung 0, 1, 2, 3. Okay, so this is 7. This is 8, 9, 10. Okay, so meron tayong 11, and 13, 15. Okay, so the rest are 0. Okay, 0 na itong mga to. So, mag-group na tayo ngayon. So, ito, pwede ko siyang i-group, no? Kaso, sa baba, occupy din lahat. So, pwede natin itong pagsamahin. Okay? Sobra-sobra. Pangit. Pero, eh, okay na yan. Okay, so, ang common dito ay yung second variable, which is x prime. Okay? Wala tayong column kasi occupied lahat. Okay? So, next is, okay, so kung titignan nyo to, okay, occupied niya yung buong column. Okay? So, wala siyang, occupied niya itong buong column na to at yung lahat ng rows, di ba? So, dito, you have here yz. Okay? And lastly, ang natitira ngayon dito na may 1 ay ito. Okay? Siyempre, kailangan natin isagad, no? So, pwede natin siyang i-group dyan para maging 4. So, na-occupy niya ngayon ito, which is, okay, so this is y prime z. So, z, okay? At the same time, occupied niya rin ito, na ang common ay yung first variable, which is w. So, therefore, ang magiging sagot natin sa problem na to will be f is equal to, okay, so ano nga ito? Okay, so, i-color code ko para ma-identify mo. So, you have here x prime, ito yan, okay. Next will be yz, okay, yz yun, and plus ito, which is wz. Okay, so yun na. Yun na yung minimized or simplified function para sa problem na to. Okay? So, napakadali lang naman, di ba? Okay, so sa susunod na video, itatry naman natin yung 5-variable k-map. Okay? So, until then, okay, kita-kits na lang tayo sa susunod na video.